Terry, ikaw ang magiging mata ko dito sa kumpanya, ha? Just make sure na alam mo lahat ang gagawin ng Anthony na yan. Eh, yes, madam. Ano ginagawa mo rito? Don't you think mas may karapatan ako mapa rito kaysa sa'yo, Raquel? Hindi naman yun na ibig sabihin. Never mind. I'm leaving anyway. Ah? On second thought, let me just warn you. Because you'll never know, there might be a wolf in sheep's clothing lurking around you. And remember, palagi kang niloloko ng mga lalaki. So I hope this time around, hindi ka na magpapakatanga. Ano ibig mo sabihin, Olivia? And why don't you ask your dear Anthony yourself? Dahil sa pagkakaalam ko, siya ang dahilan kung bakit tayo nahihirapan lahat ngayon. Oh, Beth! Ano ba? Mag-usap tayo, please! Sabihin na anong pag-uusapan pa. Masaya ka naman na wala ako, di ba? Bumalik ka na lang sa dati mong buhay. Noon, wala kang problema. Ganun na ba tingin mo sa akin, Obet? Nasusuko na lang ako basta-basta na magiging mas masaya ako nang wala ka. Sisisi mo ba ako? Maganda ka. Maganda yung buhay mo nang wala ako. Di ba? Maayos kayo ng pamilya mo. Tingin mo ba naging masaya ako sa buhay ko, Obet? Siguro nga noon hindi. Pero si Enzo magustuhan ng pamilya mo. Alam mo, pareho eh. Bagay na bagay kayo. Siya, hindi pagtatabuhin ang pamilya mo. Siya, may pagmamalaki mo kaysa sa akin. Sa tingin mo ba nakakatulong yung ginagawa mo? Yung pag-self-pity mo? Yung pagbaba mo sa sarili mo? Ganyan na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin, Obet? Alam mo, mas mabuti pa nga magpalamig ka muna ng ulo mo eh. Maya-maya, dadating na si Papa. Ayoko na magkagulo pa ulit. Ako sa'yo? Anthony, what was all that about? Hindi ko alam. Bakit kanya pinagbibintangan? May alam ba siya na hindi ko alam? Ernesto, don't tell me na niniwala ka doon. Eh, siya nga yung punot dulo kung bakit bumabaksak ang kumpanya natin eh. Alam mo si Olivia, desperada na yan. To gain what, Anthony? I mean, lahat tayo desperado para mahanap ang nawawalang pera para maiahon ang kumpanya. Diba? So you can't blame me for questioning you. Alam ko. Pero sinasabi ko sa'yo, Ernesto, hindi ako nagnakaw sa kumpanya. Sinabi ko sa ito noon, I will never do anything para bumagsak ang kumpanya. Kung nasa akin ang pera, sana tumakas na ako. Bakit pa ako magpapakihirap na isalba ang kumpanya? There's no point! I'm glad to hear that, Anthony. Pero hanggang hindi natin nahahanap ang nawawalang pera, hindi mo ako masisisi. Kung ano-anong umiikot sa utak ko, Anthony. Ernesto, naintindihan kita. Pero ito ang gusto ni Olivia. Ang gusto niya, hatiin tayo. Ang magduda tayo sa isa't isa. Ang dapat natin gawin dito ay iangat ang kumpanya. Well, I'm doing my part. May nakausap akong magsasaka from Benguet. They're very interested in going into business with us, kaya lang kailangan natin kausapin sila in person para maipaliwanag natin what our company can do for them. So we're going to need a representative to go there. Ernesto, if you allow me, ako na pupunta doon. Ako na. Total, kailangan ko rin naman palamig sa sitwasyon. Dahil nga, isa ako naman pinupunta rin ni Olivia ngayon. Okay. Great. I hope you can do it as soon as possible. Just give me a date para ma-inform ko sila ahead of time. Okay. Thank you. Saan ka ba galing, Olivia? I unmasked a traitor, Mama. What do you mean? Si Anthony? Si Anthony is the one who stole from the company. Lagi silang magkausap ni Villamanca and hindi ganun katalino si Villamanca to orchestrate everything. Tsaka siya lang naman sa kumpanya ang merong dahilan para gawin yun eh. Sinasabi ko na nga ba, wala talagang matino sa magkapatid na yan. Ang kapal ng mukha pagkatapos natin siya ituling na kapamilya. Ngayon malalaman ng Anthony na yun kung sinong kinakalaban niya. So, what are we going to do now? Dapat, sampahan na natin ang kaso ang traitor na yan. Hindi pa, Mama. I don't have enough evidence para makulong siya. Pero just you wait. So I'm going to make sure that Anthony pays twice as much for everything he owes us.